Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga musika at awiting nagdadala ng mabuting mensahe ng Ebanghelyo, binigyang pagkilala sa North Philippine Union Conference Music Leaders Convention. Bagong Health and Home Bookbound Edition ngayong taon, inulunsad ng Philippine Publishing House. Matibay na relasyon ng mag-asawa at masayang pamilya pinagtuunan ng pansin sa NPUC Family Ministries Director's Marriage Enrichment Training. Mahigit 200 Sabbath School teachers sa Northeast Luzon Mission sumailalim at nagtapos sa Intermediate Certification Training. Kay Jesus May Pag-asa Evangelistic Series, naging matagumpay sa pangunguna ng Diyos at pakikisangkot ng Cavite Mission Adventist Young Professionals at Amicus Federation. Mga paglilingkod at pangangaral ng mga care group sa Central Batangas Districts umakay sa mga tao sa pagtanggap kay Kristo at pagbabautismo. Free Ride and Grass Cutter Ministry, sinimulang paglingkuran ang bayan sa Camarines Norte na hindi pa nahahatidan ng Ebanghelyo. Mga libreng serbisyong medikal, masayang ipinaglingkod ng mga Adventista sa Barangay San Lorenzo, San Pablo City, Laguna. Lahat ng yan yahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kami muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Pinangunahan ng North Philippine Conference Adventist Music Ministries ang ginanap na Music Leaders Convention sa Manila Adventist College. Doon ay tinampok ang mga musika at awiting likha ng mga Adventistang mula sa buong NPUC territory. Ang kabuang detalye ng nasabing konbensyon, kasama ang mahalagang layunin nito, tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Cherry Dominguez. Sa layuning isulong ang mga pamantayan at prinsipyong nagmumungkahi ng marangal at masiglang musika at pagkanta sa pagsamba, isinagawa ng Adventist Music Ministries ang North Philippine Union Conference-wide Music Leaders Convention sa Manila Adventist College noong 20-21 ng Oktubre ngayong taon. Sa temang tuned o nangangahulugang transpose, unplug, nurture, execute, and disciple, ang nasabing convention ay naaayon sa mission initiative ng Seventh-day Adventist Church na I Will Go to Be His Witness. Ito ay dinaluhan ng mga leaders at miyembro ng simbahan galing sa nasasakupang missions and conferences ng NPUC. At sila ay hinihikayat na makisangkot sa pagbabahagi ng musikang nagdadala ng mabuting pabalita tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. We have to execute the mission and vision of our music ministry, and also we disciple our members of the church na kung saan ang ating mga music ay talagang naka-inline sa teachings natin, naka-inline sa mission and vision of the world church. Ang nasabing programa ay nagsimula sa pangunguna ni NPUC President Pastor Gerardo Cajobe. Sinundan ito ni NPUC Music Coordinator Ma'am Josie Felda Calera, SLM Music Coordinator Pastor Ramon Tugay at CLC Music Coordinator Pastor Sherman Fidakan. Ang nagdala naman ng mensahe sa Vesper Worship ay si Pastor Rilino Urbi, ang Sabbath School Director ng NPUC na isang SDA Music Advocate. Tinalakay niya ang dilema ng postmodern music sa pagsamba. Sa araw naman ng Sabbath, lubos na pinagpala ang mga dumalo sa napakinggang mensahe galing sa mga lingkod ng Diyos na mga SDA Music Advocates na sina Pastor Jose Orbe Jr. at Pastor Glenn Lagabun. Pagkahapon, nagkaroon ng mga video reports, presentation ng mga original song compositions, and recognition ng mga songwriters, composers, and arrangers. Sinundan ito ng kumpirmasyon at pagtanggap ng proyekto at commitment message ni Executive Secretary Pastor Jose Zabat Jr. Naging matagumpay ang isinagawang music convention. Naging mahalagang bahagi din ito ang soft launching para sa mga original Adventist song compositions kung saan 67 mga kanta ang nakilala at nalikom.
Sa kabuuan, ang pagtitipon ay naging pagpapala sa mga dumalo na nakatanggap ng mga sertipikong nagpapatunay na sila'y handa nang makisangkot sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Let's give a round of applause, please. Sobrang nagpapasalamat po ako sa ganitong klaseng event kasi from the start, talagang marami na po kaming natutunan sa pagpapaawit, sa pagpuri sa Panginoon. Isang talento na nagmula sa langit ang talento ng paglikha ng mga awitin. At ako ay nagpapasalamat din naman sapagkat hindi lamang doon nagtapos. Very blessed kasi napakarami pang bagay pala ang kinakailangan at natutunan ko nga sa mga araw na ito. Kaya ako ay nagpapasalamat at naging pagpapala sa akin ang event na ito. Ang Diyos ang may akda ng musika. Nawa italaga natin ang ating sarili at makibahagi sa pagtawag sa lahat ng tao na maging kanyang mga alagad, sa pagpapahayag ng mensahe ng tatlong anghel at sa paghahanda ng mundo sa ikalawang pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng music ministry. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Dominguez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Buong galak na inilunsad ng Philippine Publishing House ang bookbound edition ng Health and Home para sa taong ito. Ang launching program ay dinaluhan ng pamunuan at mga literature evangelists ng Cavite Mission na sama-sama sa layuning dalhin ang mga kopya ng nasabing mahalagang babasahin sa bawat tahanan. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Samuel Fuentes. Narito tayo ngayon sa Philippine Publishing House Headquarters kung saan matagumpay na ginanap ang book launching ng Health and Home 2023. Ang okasyong ito ay dinaluhan ng mga literature evangelist mula sa iba't ibang lugar ng Cavite. Dumalo din ang mga pinuno ng Cavite Mission, Pastor Israel Bakdayan at Pastor Rex Mangiliman upang magbahagi ng inspirasyon sa mga dumalong literature evangelist. Dumalo din si Pastor Brian Tolentino bilang devotional speaker. Nagdaos din ng mga kaparehong okasyon para sa launching ng Health and Home Bookbound 2023 sa iba't ibang dako ng bansa kung saan may tanggapan ang Philippine Publishing House o PPH. Atin namang nakapanayamang mga pinuno ng PPH at kanilang ibinahagi ang kahalagahan ng okasyong ito at ang importansya ng Health and Home for every home. Today, just for today, ang impo natin ay makadispose tayo ng at least 50,000 copies. So what was before na na-dispose natin in one year, i-dispose natin for just one day through the power of God. We are pushing Health and Home because this is a silent witness na magtuturo sa mga tao papunta sa Panginoon. Ang kahalagahan kasi ng ating Health and Home ay accepted siya regardless of religion, regardless of profession ng mga tao. At maliban doon ay mura lang siya ng halaga. So sa mga tao, accepted na nila ito because this is the longest running health magazine dito sa Philippines. Dapat meron tayong copy nito sa ating mga tahanan. Kaya yung motto po natin ngayon ay Health and Home, for every home, Health and Home. Kaya we hope and we pray na tayong lahat ay magkakaroon po tayo ng Health and Home, not just for this year, but every year. Para naman po doon sa ating mga subscribers, patuloy po tayong mag-collect, patuloy po tayong mag-subscribe. Gaya po sa experience nyo, hindi po talaga kayo magsisisi pag mayroon po kayong Health and Home. Nabe-bless po, hindi lang po kayo, kundi yung inyong mga anak at lahat ng mga tao na makabasa ng librong ito sa inyo po mga tahanan. Ang tema ng ating Health and Home 2023 ay pursuing happiness. Kasi nakita natin na ang mga tao talaga nangangailangan ng kaligayahan sa buhay. We just experience the COVID-19 na talagang malungkot at masakit sa damdamin. At dito natin ipakita na may pag-asa tayo pag nandyan tayo sa Panginoon. Sa Kanyang presensya, mabigyan tayo sa Panginoon ng pag-asa. Mula rito sa Silang Cavite, hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Magkakasamang nakinabang ang Adventist Family Ministries Directors at kanilang mga asawa sa Marriage Enrichment Training na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan. Doon ay kanilang naranasan ang makisangkot sa pagsasanay na nakatuon
sa pagpapatibay ng kanilang relasyon at pagkakaroon ng masayang pamilya. Si Angeli Ricarte ang may hatid ng Balitang May Pag-asa. Pamilya ang pundasyon ng ating buhay, pinagmumulan ng seguridad, lakas at suporta. Kaakibat nito ang North Philippine Union Conference Adventist Family Ministries Department ay nagsagawa ng marriage enrichment and training na isinagawa dito sa Astorias Hotel, Puerto Princesa City. Ang tatlong araw na kaganapang ito ay naglalayong makatulong upang mas patatagin ang relasyon at paunlarin ang mga kasanayang kailangan para sa isang pangmatagalan at kasisiyang pagsasama. Itinampok sa seminar ang iba't ibang workshop at session na pinangunahan ng Southern Asia Pacific Division Adventist Family Director, Ma'am Virgie Baloyo at Pastor Rudy Baloyo. Kasama sa mga paksa ang epektibong komunikasyon, conflict management, pagpapalagayang loob at pag-unawa sa mga pangangailangan ng bawat isa. This is an event for the Family Ministers Directors of the North Philippine Union Conference, particularly with the 9 missions, I think. Ang mission namin ay to empower, inspire families, no? Of course, to be strong, to be healthy. And of course, our vision is to prepare families for the coming of the Lord Jesus Christ. Yun talaga. Layunin ng Director's Marriage Enrichment and Training sa pangunguna ni Ma'am Delva de Chavez, North Philippine Union Conference Adventist Family Ministries Director, na ang mga family director sa buong union kasama ang kanilang mga asawa ay magkasamang matuto, magsanay upang ang kanilang relasyon ay lumago at masigit na maging epektibo sa paglilingkod. Itong ating ginagawa ngayon, Director's Marriage Enrichment and Training, ay isang paraan na ang ating mga Family Ministries Directors ng Missions and Conferences ng North Philippine Union Conference ay magkaroon ng sila mismo ang makaranas kasi sanay na kaming mag-conduct. And then it's also a learning experience, yung best practices ng bawat mission and conferences and syempre ang galing sa higher organization, sa division. Isa sa mga highlight ng kaganapang ito ay ang gala night event kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga mag-asawa na isagawa ang kanilang mga bagong nakuhang kasanayan. Ang feedback mula sa mga dumalo ay napakapositibo at tiyak na nag-iwan ng pangmatagalang halaga sa lahat ng lumahok. Ako po si Angeli Magluyan Ricarte, naghahatid ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Halos 300 Sabbath School teachers ang sumailalim at matagumpay na nagtapos sa Intermediate Level Certification sa Northeast Luzon Mission. Ang nasabing certification training ay bahagi ng programang isinusulong ng North Philippine Conference tungo sa mas masigla at makabuluhang Sabbath School program sa bawat simbahan. Ang Balitang May Pag-asa mula kay Solomon Cadiz. Dahil sa layuning mapalago ang mga kaanib ng iglesia, ginanap ang Sabbath School Certification dito sa Northeast Luzon Mission. Sa pangunguna ng Sabbath School Director ng Northeast Luzon Mission na si Pastor Jules Bermudez, mayroong 296 na mga Sabbath School teachers ang nakapagtapos sa Intermediate Level Certification ng Sabbath School Department. Sila ay binigyang pagsasanay upang mapalakas pa ang espiritual na aspeto ng mga kapatiran at mahanda sila sa disciple making. Inaasahan natin na silang lahat ay magtuturo sa kanilang mga klase na gagamitin ang 3 points upang sa ganon ay mas mapalago ang kanilang pag-aaral at pagtuturo at maunawaan ng kanilang mga estudyante sa kanilang mga klase. So, inaasahan natin ang ating mga Sabbath School teachers ngayon na na-recognize ay magiging kasangkapan ng Panginoong Diyos na maibahagi ang salita ng ating Panginoon sa lahat ng mga kanilang mga miyembro sa Iglesia. Pinaunlakan din ang programang ito ng Sabbath School Director ng North Philippine Union Conference na si Pastor Relino Orbi na siyang nagbigay diin sa importansya ng Sabbath School. Papuri sa Panginoon Diyos sapagkat ang mga kapatid ay patuloy na silang mas deepen at saka mas masigasig sila na nag-aaral at nag-share ng salita ng Panginoon Diyos. At meron silang mga ginagawa na hindi lang sila nag-aaral na, nagtuturo, kundi nagpaplano na at gumagawa na sila ng mga
outreach activities sa ating iglesia. Sa susunod na taon, hangarin ng Departamento ng Sabbath School na makapagbigay ng advanced training at sertifikasyon sa mga leaders ng paaralang Sabado. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tunay na napakalaking impact nitong mga ganitong seminar sa katulad ko na teacher sa Sabbath lesson. Unang-una, siyempre, tayo ay nahahasa ang ating mga kaalaman sa pagtuturo at ganoon din higit sa lahat yung ating relasyon sa Diyos. Pinalalalim at pinaiigting yung ating relasyon sa Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagawa itong seminar na ito upang ako'y matuto at mabless sa pamamagitan ng pagtuturo ng Sabbath School. Patuloy nating idalangin ang pakikisangkot ng bawat kaanib ng iglesia sa hangaring ito. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News. Umakay sa maraming tao ang Kay Jesus May Pag-asa Evangelistic Series ng Cavite Mission, Adventist Young Professionals, and Amicus Public Campus Ministries Federation. Ang tagumpay ng gawain ito ay dahil sa pangunguna ng Diyos sa kasigasigan at pakikisangkot ng mga Adventistang kabataan. Si Milka Joy Matira para sa Balitang May Pag-asa. Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Cavite Mission Young Professionals and Amicus PCM Federation Evangelism na may temang Kay Jesus May Pag-asa dito sa teritoryo ng Cavite. Sinimula sa mabusising paghahanda ng mga young professionals ng Cavite Mission ang isang linggong krusada mula October 8 to 14, 2023 na ginanap dito sa Life Hope Center Southern Asia Pacific Division sa Silang, Cavite. Ito ay pinangunahan gabi-gabi ni Pastor Bing Alabata at naimbitahan din ang gospel singing group na The Acidors upang maghandog ng mga awit sa mga attendees ng buong Evangelistic Crusade. Kaya ang una naming goal dito ay gumawa ng isang paraan na relevant sa mga kabataan. Gusto na lang maging relational. Kailan makarelate sila, hindi basta pie in the sky. But because sa relational, gusto nila ng narratives, ng kwento. Kaya ang approach, magkikwento ka lang, tapos laging babalik sa relationship kay Jesus. And maganda naman, isang buong linggo, medyo nakita namin nag-respond positively yung mga young generation. Kailangan lahat ng ipinapangaral namin, batay sa banal na kasulatan, umiikot sa ating Panginoong Jesus. Paano kapangyarihan lang na makakapagbago, makakapagdala ng kabataan, ay ang Panginoon. Ang pagpupulong na ito ay pinuntahan din ng mga church planters and pastors bilang mga facilitators. Sila at ang bawat kabataang Adventista sa nasabing pagpupulong ay may kani-kaniyang dalang interest. Masusi silang nag-aral ng mga salita ng Diyos at nagbahagi din ng kanilang mga natutunan at mga maaring maging katanungan sa mga mensaheng kanilang narinig. Sabihan na po ako ng girlfriend ko po, Adventist po siya. Then at that time po or until now po, working student po kasi ako. So, 1 week po itong activity na to, then iniisip ko po kung paano ko po maisising itong activity na to kasi po gabi po siya, ang pasok ko po pang gabi. So at this moment po, naka 4 days na po ako dito, wala pa pong absent and sana po makompleto ko po. Kada punta ko po dito is na-enlighten po ako or may mga natututunan po ako or mas nalilinawan pa po. Ngayon, as a non-SDA, interesado talaga akong matuto sa Bible. Madami akong katanungan sa mga friends ko. Tapos dito, yung mga tanong na minsan nahihirapan din yung iba na sagutin ako. Dito ko siya nalalaman. Hindi ko pa siya tinatanong, pero nalalaman ko na yung sagot. So, like unconsciously, ibibigay mo na talaga yung oras mo. Kahit, dito may schedule ako dito, pero parang pwede mong i-give away yung iba mong schedule. Basta makarating ako dito, okay lang. Ang mga gabi-gabing mensahe ay naglalayon na mailapit sa paanan ng Diyos ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ngunit maaari ding sumama ang hindi kabataan. Dahil ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat. Natapos ang 6 na gabi at ang buong Sabbath program sa isang pagbibinyag sa mga individual na tumanggap sa ating Panginoong Jesus.
Hatid ang balitang may pag-asa. Ako po si Milka Joy Matira, nag-uulat para sa Hope Today, NPC News. Masayang nagtipon ang mga care groups sa Central Batangas District 1 and 2 sa Harvest Celebration na kanilang idinao sa Taal, Batangas. Tampok na bahagi ng pagdiriwang ang pagpupuri sa Diyos sa kanyang pangunguna sa buhay ng mga taong naihatid sa katotohanan. Ang nagtatagumpay na gawain ng Care Group Ministry, balitang may pag-asa ni Jessril Ramos. Magkasamang ipinagdiwang ng Central Batangas District 1 and 2 ang Care Group Harvest Celebration dito sa Barangay Butong, Taal, Batangas. Sa pangangasiwa ni na Pastor Ernil Medina at James Gonzalez, pinuno ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng Central Batangas ang bulwagan para sa pagdiriwang. Tunay po na isang matagumpay ang gawain po ng Care Group Celebration dito ho sa distrito po ng Central Batangas 2. Nakasama po namin ang distrito ng Central Batangas 1 at kami po ay nagagalak na ilapit sa Panginoon ang 21. Handog sa Panginoon ang mga panalangin at awitin ng pasasalamat mula sa kongregasyon at mga kabataang napanumbalik ng Care Group. Pinakinggan din ng mga kapatiran ang ilang nakakatuwang patotoo ukol sa gawain ng Care Group. And I'm thankful po na ako yung napasama sa kanila. Kasi po talaga nakakaano po sa puso. Kaya nga po ako yung nag-invite din para maranasan po nila yung aking nararanasan. Ang tema ng pagdiriwang na God's Mission, My Mission, ay umangkop din sa paksa ng pag-aaral ng leksyon. Sa ganun ding tema, ay nagbigay ng mensahe si Pastor Saldi Estrada para himukin ang mga kapatid. Lubos-lubos sa pagtuturo naman ang natanggap ng mga aanihing kaluluwa sa naturang pagdiriwang na malugod na tinanggap ng mga kapatiran at espesyal na itinaas sa Diyos sa panalangin. Sa kabila ng mga pag-ulan, matapos ang tanghalian, ay inani na nga ang mga taong pinaglingkuran ng mga care group sa pamamagitan ng bautismo na siyang tampok na bahagi sa Care Group Harvest Celebration. Punong-puno ako ng kaligayahan dahil ang Panginoon Diyos ay akin pong natanggap. Bago ito ay masikap at matagal na nagpagal ang mga kapatiran, mga misyonero at mga manggagawa sa paghahasik at pangangalaga sa mga interes. Nasinundan naman ng isang linggong reaping campaigns. Isa na rito ang pinangunahan ni Pastor Juby Estrada, SCLC Executive Secretary. Gayun na lamang po ang aking papurit pa sa salamat sa Panginoon na ako po bilang isang lingkod niya ay naging kabahagi po ng Care Group Celebration at Harvest. Kita ko po yung involvement, kaligayahan ng bawat isa. At sa gabi-gabi po nating pagpupulong doon, tunay na ang mga salita niya ay naipagkalob na ibahagi natin sa mga tao at kaibigan. Pati mga kaibigang hindi pa mananampalataya ay sumaksi rin sa pagdiriwang at bautismo. Happy po at nakita ko yung pagkakaisa ng Adventist. At pinupuntahan po lagi nila ako para mag-Bible study sila. 21 bagong tagasunod ni Kristo ang sinaksihan at winelcome ng iglesia sa kanilang bautismo. Mula rito sa Taal, Batangas, ito po si Jessel Ramos, nag-uulat ng magandang balitang magbibigay ng pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Sinimulan ng mga Adventista ang paglilingkod at pagdadala ng Ebanghelyo sa bayan ng Basud, Camarines Norte. Ang nasabing bayan kasi ay isa sa mga unentered site o lugar na wala pang Adventist presence sa teritoryo ng Southern Luzon Mission. Alamin kung paano naging daan ang Free Ride and Grass Cutter Ministry sa pag-abot sa mga tao doon. Sa balitang magpag-asa ni Al Patrick Quintal. Muling nagsagawa ng panibagong paglilingkod ang mga kapatid natin sa Free Ride at Grass Cutter Ministry sa isang unentered territory sa bayan ng Basod, probinsya ng Camarines Norte. Kami po nandito sa Mamuntay, Basod, Camarines Norte upang sa pagtatapos po ng crusade. Pangalawang crusade po ito ng Free Ride and Grass Cutter Ministry
na ang una po ay ginanap sa Pambuan, ngayon po ay pangalawa po ito. Nagpapasalamat po ako sa mga sponsors, sa mga donors natin na patuloy na tumulong, lalo na sa district. Mayroon po kami libreng hasa, may medical machine na ginawa po dito, at mayroon po kami grass cutter group. Yun po ang aming unang ginagawa bago po yung crusade. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng mga residente doon, ang paglilingkod ng mga kapatid natin. Ito ay nagbunga ng paunang tatlong nagpasakop sa ating Panginoon at inaasahan na susunod ang ilang mga nagdesisyon pa para tumanggap ng sagradong bautismo. Nagpapasalamat ako lalong higit sa Panginoon sapagkat binigyan niya ng tagumpay ang gawain sa lugar na ito. Isa sa mga pioneering area dito sa Barangay Basud. Patuloy po na ipapollow up ng ating mga kapatid na layman at magkakaroon po tayo ng grupo ng mga mananampalataya sa lugar na ito. At ito po ay isang gawain na magbibigay papuri sa Panginoon. Maraming salamat po. Mula rito sa probinsya ng Camarines Norte, dala ang balitang may pag-asa. Ako si Alpatri Quintal, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Medical and Dental Mission ang paglilingkod na hatid ng mga Adventista para sa mga residente ng Barangay San Lorenzo, San Pablo City, Laguna. Ito'y sa pagtutulungan ng Riders Club Ministry ng CAA Adventist Church mula sa Las Piñas City at ng Metro San Pablo District 2 ang kanilang masayang paglilingkod. Balitang may pag-asa ni Neil Joseph Ramos. Patuloy ang pagsasagawa ng mga ministeryo dito sa lungsod ng San Pablo. Sa inisyatiba ng Riders Club Ministry ng CAA SDA Church Las Piñas City, ito ay pinagkaisahan katulong ng Metro San Pablo District 2, Barangay San Lorenzo at ng mga donor ng gamot mula kay la Doktora Leilani Agana at Doktora Malu Ocampo. Ang nagtulak sa amin para magkaroon ng medical mission dito sa San Pablo, Laguna is yung aming team na kababuo lang, yung Riders Ministry ng CAA SDA Church Las Piñas. So nabuo yan last month and then they decided na magkaroon ng medical mission. Outreach program. We do this every year sa aming church sa CAA Las Piñas, but this time we brought it out dito sa San Pablo. We are happy to help the people in the community. Kabilang sa mga serbisyo ng programa ay ang blood pressure assessment, blood sugar, haircut, dental service, circumcision, doctor consultation at chiropractic. At tumagsa ang maraming tao sa nasabing programa. Ang naitulong sa akin ng medical mission ay yung siyempre wala kaming pampagamot. Kumbaga, laking tulong to sa amin dahil kumbaga sa hirap ng buhay ngayon. Kaya maraming salamat sa medical mission. Malaking bagay sa aming komunidad, lalong-lalo na sa mga kabarangay namin na mahihirap. Napakalaking bagay na magkaroon tayo ng medical and dental mission sa ating barangay. Puspos na papuri ang ibinabalik ng buong distrito sa Panginoon sa pagbigay daan ng pagtitipon ng mga medical professional at volunteers na nanguna at naging parte ng programang ito. Bilang pasasalamat sa mga bisita na nanguna sa medical mission, ang Certificate of Gratification ay pinagkaloob ng Metro San Pablo District 2 para din sa lahat na nagsiganap. Bakit ba ako naging isang doktor? Dahil syempre sa tulong ni God. Paano ba natin mapapakita kay God na nagpapasalamat tayo? Syempre, para yung tumulong sa ibang tao. Isa yung way para mapakita natin yung pagiging thankful natin kay God. Isa na namang matagumpay ng paglilingkod ang ipinagkaloob ng Panginoon para sa likas na kalusugan ng kaniyang mga minamahal na nilalang. Mula rito sa San Lorenzo, San Pablo City, Laguna, layunin magatid ng may balitang may pag-asa, ako po si Neil Joseph D. Ramos, nag-uulat ng mainit na balita para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH,
Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng EWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.